Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga kapatid, ako po si Pastora Anime Gonzales ng CRC Calabanga Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang aklat ng Exodus chapter 37 verse 29 na pinamagatang The Anointing Oil and Incense. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo'y dumako sa isang maikling panalangin. Aming Diyos na dakila, tapat, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa bagong lakas, hininga at buhay na ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. Muli, kami po'y samahan ninyo sa umagang ito at sa aming pakikinig, pagpalain mo po ito sa aming mga puso't isipan upang patuloy na dumaloy ang mga pagpapala mo sa amin. Samahan niyo po kami at linisin ang aming mga puso't isipan upang dumaloy ang mga pagpapala at mga katuruan na nais mo na aming maunawaan. Basbasan niyo po ang iyong lingkod na magbabahagi sa umagang ito. Sa inyo po namin ibinibigay ang mataas na papuri at pasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Basahin po natin ang aklat ng Exodus chapter 37 verse 29. Sabi po dito, "They also made the sacred anointing oil and the pure, fragrant incense, the work of a perfumer." Sa Tagalog po, si Bezalel din ang naghalo ng langis na pantalaga at ng dalisay na kamanyang, at ito'y parang ginawa ng talagang manggagawa ng pabango. Number 1, the anointing oil. Ano ang pinakahulugan nito ayon sa Biblia? Balikan po natin ang sabi sa Exodus chapter 30 verse 22 to 33. Dito ibinigay ng Diyos kay Moises ang specific instruction kung paano gagawin ang langis na gagamitin sa pagtatalaga or anointing oil. Sa Exodus chapter 30 verse 31, sinabi ni Yahweh, "Say to the Israelites, this is to be my sacred anointing oil for the generations to come." Ang Diyos ay may layunin kung bakit iniutos niyang gawin ang anointing oil. The primary purpose of anointing with the holy anointing oil was to sanctify, to set the anointed person or object apart as holy. Exodus chapter 30 verse 29. Ang seremonya ng pagtatalaga sa lumang tipan was a physical act involving the smearing, rubbing, or pouring of sacred oil on someone's head or an object as an outward symbol that God had chosen and set apart the person or object for a specific holy purpose. Ang saserdote, propeta, at hari were anointed with oil, at ito ay simbolo ng espiritual na katotohanan that God's presence was with them and His favor was upon them. Sabi po sa 1 Samuel 16 verse 13. Sa bagong tipan po, Jesus Christ reveals Himself as our anointed King, Priest, and Prophet. He is God's holy chosen Son, the Messiah, the Anointed One. Si Jesus ang pinili, sinugo, at itinilaga ng Diyos Ama upang maging tagapagligtas natin. The pouring of the anointing oil represented the Holy Spirit of God. Jesus Christ was anointed not with oil but the Holy Spirit itself. In Luke chapter 4 verse 18 to 19, "Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." In Acts 10 verse 38, "How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him." Ang banal na espiritu ay binuhos din sa atin ng Diyos. The holy anointing oil of God na ipinagkaloob sa atin bilang katunayan na tayo'y mga anak ng Diyos at kanyang hinirang, upang pabanalin at italaga sa Diyos at sa natatanging gawaing ipinagkaloob sa atin. We are anointed by the Holy Spirit to carry out the task of what God entrusted to us. In 1 John 2 verse 20, "But you have anointing from the Holy One, and all of you know the truth." Pangalawa po, the incense. Incense is a combination of aromatic spices, herbs, and oils that yields its strongest fragrance when warm or burned.
The incense used in the temple was made of stakti, onecha, galvanism, and frankincense. Any combination other than this was not to be used for worship, and this combination was not to be used for any purpose. When the high priest entered the Holy of Holies, he put handful of incense on the hot coals from the altar. Ang ating Diyos ay banal at makapangyarihan sa lahat. Sa kanyang kabanal-banalan, nais niya na natatanging handog na tanging sa kanya lamang nararapat. Kaya ang sangkap ng insensong ito ay mula sa kanya. Ang mabagong samyo nito ay pumupuno sa dakong kabanal-banalan at ito ay isang bahagi ng pagsamba sa Diyos. The aroma of incense was a physical picture of the prayer of God's people wafting up to heaven. Psalms 141 verse 2, ang aking dalangin sana'y tanggapin mo. Masarap na samyong handog ng insenso. Aariing panggabi handog ko sa iyo. Our prayers, obedience, love for God and to His word is a sweet aroma of our worship to God alone. Bilang pong pagtatapos, God sanctified, purified, and anointed us with His anointing oil of the Holy Spirit for His holy purpose. He empowered us to walk in His holy calling, so let us give a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. Hebrews 13 verse 15, kaya't lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin para sa ating pagtatapos. Panginoon, marami pong salamat sa mga salitang aming napakinggan sa umagang ito. Pagpalain mo po ito sa aming mga puso at tulungang maisabuhay ito. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Gayon din po, ipinapanalangin din po namin ang aming bansa na iyong samahan at pangunahan ang mga namumuno, lalo na po ang aming presidente, upang magawa po nila ang kanilang mga tungkulin sa aming bansa. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas at ikaw lamang nawa ang Panginoon, ang kilalaning Diyos ng aming bansa at ng buong bansa. Maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagdilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa paglinilay-nilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Muli, magandang umaga po mga kapatid. Nawa po'y palagi nating subaybayan ang programang ito, Tinapay Mula sa Langit. Magkita-kita po tayo ulit bukas at malaya din po natin itong ibahagi sa iba upang pagpala rin po sila. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. To God be all the glory.